Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa paglukluk mo kay Kristo sa iyong kanan, at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagkaloobong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan, at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Benerice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinagdal siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal na hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataon makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nagaksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon na magkaharap-harap na sila. Siya'y naman hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang tao ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutod si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya binantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa.
ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." "Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong ni Jesus, tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila magandang buhay. May tanong po si Jesus kay Pedro sa ating ebanghelyo at tinatanong niya rin ito sa atin. Ang tanong po ng ating Panginoong Jesus Nazareno, mahal niyo ba ako? Ano pong sagot ninyo? Amen. Mahal natin ang Panginoon. At pagkatapos tumugon ni Pedro na mahal niya nga ang Panginoon, anong sinabi ni Jesus? Pakainin mo ang aking mga tupa. Kung tunay nating mahal ang ating Panginoon, papakainin po natin yung mga taong pinapahalagahan ng ating Panginoon. Tayo po iyong simbahan na iyon. Ang pinapahayag at pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung mahal natin talaga siya, papangalagaan natin ang bawat isa. Iingatan natin ang bawat isa. Paglilingkuran natin ang bawat isa. At gusto ko pong dalhin yung pagninilay kay Pedro na unang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na pangalagaan at pamunuan ang ating simbahan. May tanong po ako sa inyo. Kapag binigyan po kayo ng pagkakataon na kayo po yung pipili ng mga magiging katrabaho ninyo, ang tanong po, pipili po ba kayo ng mahina? Hindi naman ho, di ba? Pipili ba kayo ng hindi magaling? Hindi rin naman. Pipili ba kayo ng kakaunti ang kalaman? Kakaunti ang kaalaman? Hindi rin naman ho, di ba? Kung tayo yung may kapangyarihang pumipili ng mga taong makakatrabaho natin, siyempre pipili na tayo ng malakas, ng magaling at maraming alam. Pero kung titingnan po natin yung ating Panginoon, una niyang pinili si Pedro. At kung titingnan natin si Pedro sa kanyang buhay, hindi naman siya malakas, mahina siya. Hindi siya magaling at kakaunti yung kanyang kaalaman sa kasulatan at sa mga kautusan. Tama naman ho, di ba? Kaya magtataka tayo, bakit si Pedro yung pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon? Bibigyan ko po kayo ng dahilan, tatlong dahilan, kung bakit si Pedro yung pinili ng ating Panginoon. Unang dahilan kung bakit siya pinili ng ating Poong Jesus Nazareno, dahil si Pedro ay mahina. Mahina si Pedro. Kapag ang tao ay malakas, ang kadalasan po, di ba, pag sa mga taong malalakas na, sa tingin nila ay malalakas sila, sasabihin nila, kaya ko na ng ako lang, hindi ko na kailangan ng tulong ng iba. Ako na lang ang gagawa. Pinili si Pedro dahil siya ay mahina. At sino ang magiging lakas niya? Ang ating Panginoon ang magiging lakas niya para mapamunuan yung kanyang simbahan. Ikalawang dahilan kung bakit pinili ng Panginoon si Pedro, dahil hindi siya magaling. Alam po natin na sa ating mundo, ang pinakamahirap na turuan ay yung mga taong magaling na. At ang pinakamahirap palalo ay yung mga taong nagmamagaling. Tama naman ho, di ba? Mahirap turuan. Mahirap gabayan kapag masyado ng magaling. At si Pedro, hindi siya magaling. Kaya anong gagawin niya dahil alam niyang hindi siya magaling? Makikinig siya sa magaling niyang guro. Walang iba ang ating Panginoong Jesus Nazareno. At ang ikatlong dahilan, kakaunti yung kanyang kaalaman sa kasulatan at sa mga kautusan. Sinong maraming alam doon sa mga bagay na iyon? Mga eskriba at pariseyo. Pero hindi sila yung pinili ng Panginoon. Bakit? Dahil masyado nang sarado yung kanilang isipan, dahil masyado nang marami yung kanilang mga kaalaman, at hindi na nila matanggap yung bagong katuruan na ipinapahayag ng ating Panginoon. Hindi nila matanggap yung pamamaraan ng kabanalan at pagmamahal at paglilingkod ng ating Panginoon. Dahil si Pedro ay kakaunti ang kaalaman, hinahayaan niya napunan ng Diyos ng kaalaman yung kanyang utak para mapamunuan yung kanyang simbahan. Hindi magaling si Pedro, mahina si Pedro at kakaunti ang kaalaman. Pero pinili siya ng Diyos, pinipili at patuloy na pinagkakatiwalaan. Bakit?
Dahil ang Diyos, kapag pinili ang isang tao, siya na mismo ang magbibigay ng sapat na grasya para magampanan ng taong iyon yung misyon ng Diyos para sa kanya. Kaya kung minsan mapapatanong tayo, may mga paanyayay ang Diyos ng paglilingkod. Maglingkod ka, magbigay ng sarili, magbigay ng panahon. At kung minsan, ang unang sagot natin sa ating Panginoon, Panginoon, bakit ako? Wala naman po akong alam. Marami pong mas magaling kaysa sa akin. Ito po yung palagi nating tatandaan. Palagi tayong may maiaambag. Palagi tayong may ibibigay. Kung unang-una sa lahat, binubuksan natin ang ating mga sarili sa grasya ng Panginoon. Lahat po tayo, katulad ni Pedro, ay mahihina. Kakaunti ang kagalingan, kakaunti ang kaalaman. Kaya anong imbitasyon sa atin sa araw na ito? Hayaan natin na ang Panginoon magpuno sa ating mga kakulangan. Ito po yung patuloy na paalala sa atin. Pinipili tayo ng Diyos. Kahit sa mata ng mundo ay hindi tayo kapili-pili. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Kahit kung minsan hindi natin pinagkakatiwalaan ang ating mga sarili. Ang patuloy na paanyaya, patuloy na papasukin ng Panginoon sa ating isipan, patuloy na hayaan ang Panginoon na hubugin ang ating mga puso upang ang ating mga buhay, katulad ni Pedro, katulad ng mga banal, katulad ng mga alagad, makapaglingkod ng buong buo sa ating Panginoon. Naglilingkod sa pamamagitan ng pangangalaga, pagmamahal, pagkalinga at pagtataguyod ng bawat isa. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, huwag na po nating pagdudahan ang ating mga sarili. Mahal natin ang Panginoon at hayaan natin na ang pagmamahal natin sa Panginoon ang magtulak sa atin para mabuksan ang ating buhay sa kanyang pagbibigay ng pagpapala na nararapat at sapat sa ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa katahimikan ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan.
Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mamamo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa pangitaasan. Hosana, Hosana sa pangitaasan. Pinagbalang na marinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa pangitaasan. Hosana, Hosana sa pangitaasan. Tayo po ay magsiluhod.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po ay magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin.
Hinihiling namin gamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tayo po ay magsiluhod. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. An announcement po para sa Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para naman po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga numero na nakapaskil po sa ating LED screens. Para naman po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa amin ay kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang tanong po muli sa atin, iniibig po ba ninyo si Jesus Nazareno? Amen po. Paglingkuran niyo siya, pangalagaan ang kanyang simbahan. At sa mga pagkakataon na sa tingin natin, tayo ay mahina. Nawa, si Jesus ang ating maging lakas. Kung iniisip natin na hindi tayo magaling, pakinggan natin si Jesus Nazareno, ang magaling nating guro. At kung sa pagtingin natin sa ating sarili, makita natin na kakaunti yung ating kaalaman. Patuloy tayong magbigay ng panahon sa ating Panginoon para punan ng ating kaisipan, ng kaalaman, nararapat para sa ating paglilingkod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh.